Chicky! Tagal na kitang nakita. Siyempre, alam mo naman sa trabaho ko, kending sa gabi, sleep sa morning. Ganda-ganda mo. Kinis-kinis, para ka ng artista. Sinabi mo pa. Siyempre, iba talaga nagagawa ng pera, no? At balang araw, aalis na ako sa lugar na to. Kaingit ka naman. Kayo kasi, ang aarte nyo. Sa panahon ngayon, utak na yung pinapaganam, Hindi kung ano-ano. Hindi naman lahat pinanganak na maganda katulad mo. Ba, wala yun. Ako lang to. Kanya-kanya swerte yan, no? Tapos brainy pa. O, diba? Oh, sige na. Babay na, Mi. Babay na. Matutulog na yung lola mo. Inaantok na ako. Wala pa akong tulog. Oh! Hindi kayo magtitinda ngayon? Di nga, sarado nga kami ngayon. Taas kasi ng presyo ng karne at gulay. Baka wala pa kaming kitain. Malugi pa. Sabi ko naman sa'yo sumama ka na sa akin. Wala kayo mapapala sa mga hanap buhay nyo na ganyan lang yung pagkakakitaan nyo. Hoy, Chicky, kaya pa kita nadidinig ah. Bailubay ang mga asawa ko. Di ba lang magdildil kami ng asin kaysa sumama sa'yo at ibente kaluluwa. Tumigil ka nga, Norman. Sa panahon ngayon, maging practical ka. Sayang naman tong ganda ng asawa mo. Ang bata pa. Okay lang, at least taas na akong titingin sa mga tao. Taas na ako nga. Gutom naman yung asawa mo. Sa panahon ngayon, hindi na inuuna yung mga prinsip-prinsipyo na yan. Unahin niyo yung kalam ng sikmura. Baka alis na nga dito. Mga hindi naman kayo open-minded. Bad influence lang yung babae nun. Love, paano kung tama yung sinasabi ni Chicky? Ano ipapakain natin sa kanila? Paano natin sila mapapaaral sa magandang eskwelahan? Sige nga, hindi natin sila mabibigyan ng magandang kinabukasan. Sige naman, Love, kung problema niyo kakainin yung anak natin. Remember, nagtitinda tayo ng ulam. Ako bala, magdodoble kahit ako. Basta maniwala ka, Lablab, pag may tiyaga, may nilaga. Huwag ka lang sumama sa babae na yun at 20 kaluluwa.